Ako nga pala si Lucy. Masasabi kong isa kong mabuting anak at may bahay. Ilang taon din kami naghintay ni Nathan na magkaanak na siyang kukumpleto sa aming pamilya. Lahat na ata ginawa na namin, pero wala pa rin. Nagpatawas at nagpahilot na rin kami. Nagbabaka sakaling tumalab, pero ayun, bigo pa rin kaming mabiyayaan ng anak. Lumipas ang mga taon at unti-unti kong naramdaman na nalalamig na sa akin ang asawa ko. Madalas na siyang gabing umuwi ng bahay. Hanggang isang nakakagulat na balita ang dumating sa akin. Araw ng Sabado, nagkita kami ng dati kong kaklase nung high school at matali ko rin kaibigan na si Belle. Lucy, may sasabihin pala ako sa'yo, pero wag mo sanang ikakabigla. Tandang-tanda ko pa ang itsura ni Belle nung araw na yon. Nag-aalangan ito, pero dahil gusto niya akong balaan, ay nagpatuloy siya. Lucy, nakita ko si Nathan sa may Romulo sa Alabang. May kasamang ibang babae. Sinabi ko pa na baka katrabaho lang o kliyente ni Nathan. Dahil bilang ganoon naman ang kanyang ginagawa kapag may nais na ligawang kliyente para ma-close ang sales. Sa makatuwid ay hindi ko siya pinag-isipan ng masama kahit na iba ang kutob ni Belle. Isang gabi, late na naman siyang umuwi sa bahay. Inasikaso ko siya at amoy ko ang samyo ng alak na sumisingaw sa katawan ni Nathan. Madalang na itong humalik sa akin o kahit hagkan man lang ako ay hindi niya magawa. Habang abala ito sa pagligo ay dinampot ko ang kanyang maduming polo. Naaamoy ko ang kakaibang pabango. Pabango ng isang babae. Agad akong naghalungkat sa gamit ng asawa ko na hindi ko naman ugaling gawin. Pero iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Kondom. Ilang mga kondom ang nakita ko sa gamit niya. Mabilis na kumakabog ang puso ko kasabay ng patak ng tubig mula sa shower sa banyo. Kinuha ko ang telepono ni Nathan. Password. Nilagay ko yung alam kong password. Pero hindi gumana. Sinubukan ko lahat ng posibleng kombinasyon ng mga numero na pwede niyang maging password. 2477. Bingo. Inisa-isa ko ang bawat folder sa kanyang telepono. Aba, magaling magtago ang loko. Hanggang makita ko ang isang app na ngayon ko lang nakita sa telepono niya. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang litrato nila ng babae niya. Napakawalang hiya. Mga hayop. Para akong nauupos na kandila na naupo sa may gilid ng kama. Belle, pakiabot nga yung t-shirt sa kama. Pinunasan ko yung luha sa gilid ng aking mga mata. Ngumiti, saka inabot yung itim niyang t-shirt. Matapos nun ay natulog na siya. Pikit mata kong sinarili ang aking nakita. Nagpunta ako sa banyo at pinagmasdan maigi ang aking sarili. Kulubot, mga eye bags, mangilang-ilang puting buhok. Malayong-malayo sa makinis at mas batang babaeng kasama ni Nathan sa litrato. Iniyak ko na lang sa banyo hanggang wala na akong luhang nailabas. Pinagmasdan kong maigi ang asawa ko habang mahimbing itong natutulog.
Niyakap ko siya. Mahigpit na mahigpit. Akin ka lang, Nathan. Akin ka lang. Yun ang mga huling salitang namutawi sa aking bibig bago ko nakatulog. Pinaghanda ko siya ng damit na susuotin. Pagkatapos ay nagluto na ako ng almusal. Tapsilog ang paborito ni Nathan. Sanigurado ko ring maayos ang pagkakahain ko sa lamesa. Good morning. Asan ang kape ko? Gising ka na pala. Heto, halika na kumain na tayo. Nagluto ko ng paborito mo. Hindi na. Sa opisina na ako kakain. May meeting kasi kami ngayon. Ganun lang at umalis na si Nathan. Na hindi man lang ako hinagkan. Mas lalo kong natikman ang alat ng tapa nang maghalo ang luha ko sa kaning aking isinusubo. Lumipas ang oras, lumubog ang araw at kumagat ang dilim. Malamig na ang pagkain sa lamesa at malalim na rin ang gabi. Alas dos na, pero wala pa rin si Nathan. Hawak ko ang aking telepono, pero hindi ko siya magawang tawagan. Natatakot ako. Oo, natatakot akong may ibang babaeng sumagot. Nakatulog na ako sa sala nang dumating si Nathan. Gaya ng dati, amoy alak na naman ito. Pero sa pagkakataong ito, ako ay kanyang hinagkan. Dama ko ang init ng kanyang hininga sa bawat paghaplos na dumadampi sa aking balat. Ako'y kanyang siniil ng maalab na halik. At bilang uhaw, ay akin ding ipinadama kay Nathan ang aking pagkasabik. Natapos ang sandaling matagal ko nang hinahanap mula sa aking asawa. Napangiti ako habang nakaakap sa kanya sa kama. Pero kung inaakala ko na manunumbalik sa dati ang lahat at iiwan ni Nathan ang babae, ay nagkakamali ako. Mas lalo pang lumala si Nathan at minsan lang hindi umuwi sa bahay. Nakumpirma ko sa isa niyang kaibigan na matagal na pala akong niloloko ni Nathan. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako makakapayag na sirain ang kabit niya ang relasyong matagal ko nang iningatan. Nagpunta ako sa salon at nagpaayos. Sinigurado kong tao akong haharap sa haliparot na babaeng yun. Hi, pwede ba tayong mag-usap? Huwag kang mag-alala. Wala akong balak hatakin ang buhok mo hanggang mapunit ang anit mo. Kaya kung ako sa'yo, sasama ka sa'kin ng maayos kung ayaw mo mangyari ang sinabi ko. Nagpunta kami sa kondo naming mag-asawa sa Alabang. Halatang pamilyar siya sa kondo. Mukhang dito pa kayo gumagawa ng kababuyan ng asawa ko. Hindi ako madadala ng pagpapanggap mo. Gusto kong iwan mo si Nathan. Alam kong may namamagitan sa inyo. At kahit papaano, ay inirerespeto kita bilang babae rin ako. Isa pa, bata ka pa. Ilang milyon sa populasyon sa bansa ay mga lalaki. Makakahanap ka pa ng para sa'yo.
pero hindi madaling mapilit ang haliparot. Sinubukan kong magbigay ng tsyeke, pero hindi niya tinanggap. Nagmamahalan daw sila ng asawa ko. Punyemas. Muli akong nagmakaawa. Umiiksi na ang pisi ng aking pasensya. Hanggang isang insulto ang kanyang pinakawalan na tuluyang pumutol sa aking katinuan. Wala akong magagawa kung hindi mo kayang bigyan ng anak ang asawa mo. Kinuha ko ang baril sa aking bag saka pinutok sa matabil niyang bunganga. Hindi ko alam pero nagustuhan ko ang lasa ng dugong tumalsik sa aking mukha. Nakaisip ako ng paraan. Binitbit ko ang babae saka pinagputol-putol ang kamay at paa nito. Nilinis ko rin ang maigi ang sahig saka nag-umpisang magluto ng sinigang. Puntahan mo ako sa kondo natin sa Alabang. Alam kong nangangatog na si Nathan sa oras na mabasa niya ang mensahe na yon. Hindi nga ako nagkamali. Mabilis sa alas 4 ay bumukas ang pinto namin sa kondo. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba papaupahan natin to, Lucy? May nag-inquire kasi. Sinamahan ko lang. Halika, kumain na tayo. Malawak ang ngiti sa aking mga labi. Umupo naman si Nathan at kumain. Bakas sa mukha nito ang kaba. Hindi niya alam ang surpresang nag-aantay sa kanya. Ano? Masarap ba, Nathan? Hindi ba paborito mo rin ang sinigang? Ah, oo. Masarap nga. Medyo matigas lang ang laman. Ay, makulit na ba? Sayang, akala ko pa naman sariwa. Hindi ko nadala yung pressure cooker natin sa bahay. Pero sige na, ubusin mo yan. Huwag kang mag-aksaya ng grasya. Baka tuluyan ka lang mapunta sa impyerno, Nathan. Okay ka lang ba, Lucy? Oo naman. Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako naging okay. Hindi nagtagal, tumalab na rin ang pampatulog na aking nilagay sa ulam niya sa tasa. Sinamantala ko na ang pagkakataon para maitali ng maigi si Nathan. Matyaga akong nag-antay sa pagmulat ng kanyang mga mata. Hindi ko malilimutan ang bakas ng labis na takot nang makita nito ang putol na katawan ng kabit niya na itinali ko sa harap niya sa milamesa. Surprise! Masaya ka ba, Nathan? Huwag ka lang magpumiglas. Matatapos din ang lahat ng to. Magsasama na rin tayo habang buhay. Parating na ang inaantay ko. Sa wakas, dumating na rin ang kakilala kong mangkukulam. Ilang dekada na itong gumagawa ng itim na kapangyarihan, kaya alam kong hindi ito papalpak. Inutusan niya akong hiwain ang dibdib ni Nathan, na agad ko namang ginawa. Huwag kang mag-alala, parang kagat lang to ng langgam. Tapos, wala na. Parang natutulog lang ang mahal kong asawa habang tinatanggal ko ang puso niya. Hinintay namin ang kabilugan ng buwan bago simula ng ritual. May kung anong bagay na inilagay ang mangkukulam sa loob at inutusan akong sabayan siya sa pagdarasal. Matapos nun ay inilabas niya ang puso mula sa itim na plastic na nakabalot sa itim na tela. Ikinabit ko ang puso saka tinahi
ang malaking hiwa sa kanyang dibdib. Pagsikat ng araw, nagising ako na wala na si Nathan sa aking tabi. Labis akong nag-alala. Pero napangiti na lang ako nang makita itong nagluluto ng paborito kong almusal. Good morning, mahal. Kakain na tayo. Nakangiting wika ni Nathan. Mukha naman siyang masaya. Lumapit ako sa kaniyakap ang aking asawa. Sabi ko naman sa'yo, diba? Akin ka lang, Nathan. Akin ka lang. Marami pong salamat sa inyong pakikinig ng ating short story, ang Akin Ka, Tagalog Psycho Thriller Story. Sana po ay nagustuhan niyo po ang ating episode for tonight. Sa mga hindi pa po nakapakinig ng finale ng Seduge series, uploaded na po ito sa ating second channel, ang Guni Haunted Files. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating mga channels, don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell on para updated ka lagi sa ating storya. Muli, on behalf of Misterio, marami pong salamat, good night, and God bless you all.